mga pasaway sa sosyedad bilang naanaldaon nindo. Mga korupto sa gobyerno, magtago na kamo! Mga putikon na politiko, kamo rurumpagon! Sa programang Bullet Express! Kaibalan ang taga-radyong Mayong Sinasanto, si Edwin Lara, Bullet Express! Magatugang marhay na aldaw po sa liwat. Mag-iribanan po kita sa sarong na naman na edisyon. Kasatuya pong programa. Dito po sa BHTV, manyan pong aldaw. Ako po sa endong lingkod, si Edwin Lara po. At syempre, maswerte po kita ngunya na aldaw magatugang. Ikaw po kita ning bisita ngunya na pagka-aldaw. Lalong-lalo na po, lumas sa mga naghahalat, sa mga basketball aficionados hindi po sa Camarines Sur. Makakaibanan ta po ngunyan aldaw ang mismong team manager kan Camsor Express, as in saro sa matibayo na parakawat kan Camsor Express. Kaya dyan lang po kamo ha, dahil kung mo maglipat ning madadalan ngunyan ang pagka-aldaw ta pag-urlay-ulayan na po ang nagdadangadang na karawat ano kan mga matitibay na para kawat sa basketball, hali po sa Camsor Express, mga tugang. Duwang aldaw na bakbakan, hindi po sa Naga City Coliseum and venue. Kaya duwang po sa mga may hilig magkawat basketball. Duwang po sa mga basketball aficionados, pagkakataon po rino makadala ng live. Sa maabot na 25 hasta 26. Mga tugang, dito po magparhalo yun. Sa tuya po magibagulay-ulay sa tuyang bisita. Yaw po rin niyan sa the studio live si Mr. James Santelizos, ang team manager sir. Maraming na aldaw po sa imo. Maraming na aldaw po sa imo. And syempre, yaw naman rin ang team captain kan grupo si PJ Suleman. PJ, kumusta ka na? Okay naman po. Right. Afternoon sa kabus. Okay. Relax na relax si PJ. Magatugang. Inot kay Sir James Tabi. Sir, inot po sa mga gusto mag-update kan nakawat kan na Camsor Expresser. Kumusta po ang standing kan sa tuyang team halos sa Camsor? As of now po, ang Express is may 2-win-1-loss record po siya. Mm-hmm. Yung last game po namin, talo po kami ng Pasig. Mm-hmm. Pasig, ang venue po noon is sa Marikina. Okay, pero kayang-kaya naman. Okay naman po, may bad game lang talaga po yung last mm-hmm. game namin, kaya siguro natalo kami. Sa kumbaga ay sa laro naman ng ating mga ng ating team ay nagpakita naman talaga sila. Oh, 100% naman po yung pinakita nila. Dumating talaga sa point lang talaga sa end game. Talagang hindi sinuwerte. Ayun, okay. So sa basketball kasi kahit anong galing kasi pag may malas talaga medyo kakibat na po 'yon sa laro lahat. Sa basketball. Ski mga professional basketball player, mga magagaling na team natatalo din. Ayun. So may malas, may buenas saka sa larong basketball, sir. Opo. Opo. Dito po sa ating ligang kumbaga ay consistent naman po ang ating mga manlalaro nagpapakita ng galing sa larong basketball, sir. So far, so good po. Yung preparation namin naman ngayon, maganda naman tinatakbo ng team, lalo na dun sa practice, sa conditioning. Yung every two times a week, may strength and conditioning kami na si ang head namin is yung si Mr. Dick Peho. Tapos afternoon MWF may morning practice kami, TTH ball practice then pag afternoon. So po. May consistent po kayo sa practice. Well, 5 times a week po kami nagpa-practice, kaya yung preparation naman namin sa home game namin talagang well prepared naman talaga. Okay. So talagang hindi basta-basta tayo matatalo. Oh, kasi po home game po yun eh. Talagang ang ano yung tinatawag natin na pag home crowd tayo, iba yung takbo, iba yung laro ng mga players natin versus yung mga away game. Okay. Talaga mas agresibo. Opo. Kung susumahin po natin Sir James dito sa ligang ito.
kaya na ba ng Kamsor makipagsabayan sa mga ibang team na galing sa talagang maliban sa pagsasanay nila, mga magagaling din ng ibang player sa ibang probinsya? Yung mga provincial, sa provincial level naman po, halos pare-pareho naman din na nagiging talent ng players. Mm-hmm. Depende na rin sa preparation, sa luck, may tinatawag na, may swerte pa rin sa ano. Sa labanan? Opo. Okay. Bali, ilan po ang naglalaban-laban na team dito sa liga? Ngayon po, may dalawang siyang bracket. May A bracket, pagkatapos may B naman siya. Doon sa A is 7 teams, same din po doon sa kabilang bracket, 7 din po siya. Ayun. Okay, so kahit na medyo talaga makikita natin yung ibang team na talagang nagpapakita ang gilas, hindi din papabaya yung team ng Kamsor Express. Talaga po. Talagang hindi tayo magpapahiya, lalo na sa home game natin. Kasi 6 meron na po tayo, nag-host na rin tayo ng ano, ng home game per season, second season up to now. 6-0 po ang Kamsor Express pagdating sa home game. Ayun. Iba po yung takbuhan natin pag home game tayo. May crowd tayo. Talaga yung mga player, mga ganado. So, nandun yung kumbaga yung enthusiasm mo ng enthusiasm sa compose na compose sila pagdating sa home game. Okay. Dito po sa ano, sa Camarines Sur ay may naka-schedule po tayong laro, Sir James. This coming January 25 and 26. Mm-hmm. Meron po tayo sa 25 po, double header po 'yon. Mm-hmm. 4 PM po magi-start yung first game between Taguig Generals and Cavite Ballers. Second game po, our very own Kamsor Express. Ang kalaban po nila is yung Caloocan Executive. Yun sa first day po yun, sa Saturday 25 po. Sa second day naman po, back-to-back game din po ang Kamsor Express. Ang first game po, 4 PM, same time po dun sa ano, same time po dun sa 25, 4 PM po siya. First game po is Caloocan Executive yung Taguig Generals. Depending champion po yon, Taguig Generals. Yung sa second season ngayon. Pagkatapos, second game po, ganun pa rin po, support po natin yung Kamsor Express versus Cavite Ballers. Opo, paano natin pinaghahandaan, Sir James, itong laban ito sa narating na 25 and 26? Yun po, yung preparation naman namin is 1 month magsimula nung natalo kami dun eh. Talagang sabi ng mga coaches, pinag-aralan naman, may mga strategy. Sinasabi nga po natin, may tactics din na ginawa din ng mga coaching staff na Express. Lalo kahapon nga po, nag-ano din sila, na may mga tendency ng player, nag-video editing sila, nag-scouting sila. Kaya well-prepared naman po ang Express pagdating sa home game natin. Yung kumbaga sa basketball, yung mga previous game. Opo, pinag-aaralan naman pinag-aaralan po. Mga tendency ng mga players, anong tendency ng kalaban, anong tendency ng individual nila, anong lakas nila, anong weakness nila, anong strong side nila, ganun po yun. So, saan pa nagkulang? Opo, ganun. Maliban niya, may mga advanced techniques na rin na pwedeng i-apply sa darating na labanan. Opo, okay. Talagang may game plan na po ang Express, yung coaching staff na Express. Ilipat ko ang tanong, Sir James, sa ating magiting na team captain, si PJ. PJ, yes, gaano nakahanda? Siyempre, nandito tayo ngayon sa ating court. So, ano ang nararamdaman mo ngayon? Ano bang ipapakita ng isang PJ Suliman sa labanan ito? Siyempre, unang-una, excited po kami, yung mga players. Mm-hmm. Yung team, yung buong team, excited kasi for the record, sir, ano tayo eh. Mm-hmm. 6-0 tayo dito sa home game. Wow. Yung mga previous season, wala pa tayong hindi pa tayo natatalo dito sa home game. Mm-hmm. So, expect talaga yung game na natin ngayong weekends. Talagang ano to, ibibigay namin 100% yung mga players. Mm-hmm. Kumbaga, Sir James ay high moral ang ating player pag dito talaga sa home court natin. Talaga pong ano talaga sila, compose na compose sila, focus sila. Kung ganun sila yung standing natin ng mga nakaraang laro natin dito. Hmm, opo. Okay, so kaya pala kikita kong mukha ni PJ, parang relax na relax pa rin ngayon. Kasi ano, home crowd po tayo. Iba pa rin yung home crowd po pagdating sa
larong basketball eh. Siguro sang sports po. Pag home crowd ka nakakapag-boost so, medyo na, parang boost. Parang relax ka lang kasi andiyan ka sa kwan mo, andiyan ka sa lugar mo. Sanay naman po sila na sa mga pressure din eh. Na, like si PJ po, galing din siya sa LPU Lyceum, varsity naging varsity siya team A ng Lyceum. Kaya marunong alam na din ni PJ mag-handle madali ng mga pressure, pressure pagdating sa loob ng court. Kaya nga siya po ang team captain ng team captain ng talaga siya magdadala ng laro sa part po siya na siya leadership po pagdating sa loob ng court both offense and defense po talaga nandoon ang PJ Soliman. Ayun, okay, so 25 and 26 po Naga City Coliseum, sir. Jammer po, po. Apo, so dito sa ating mga manglalaro, sir, ano ba ang kumbaga ay inaabangan ng ating mga kababayan Bicolano at mga taga Naga City? Inaabangan po nila yung mga talent ng mga Bicolano. Uh-huh. Lalo na yung ang kagandahan naman kasi ng NBL is more on homegrown talent po tayo. Mm-hmm. Nasho-showcase natin yung mga talent ng mga Bicolano like in Kamsur, mm-hmm. yung magagaling. Mm-hmm. Talaga nakikita nila. Kasi third season na din po na NBL ng ano Kamsur Express na sumali po ang Express po is one of isa sa pioneer sa NBL. Kaya marami sa kanila naga-idolize. Ayun. Yung maliliit na bata ginagaya, ay PJ Soliman magaling yon. Bulawan mga ganyan po. Talagang ina-idolize sila. Kaya sa tingin ko po ngayon na panahon, gaganda ang sports dito sa Kamsur. Kumbaga, Sir James, ay memoryado na ng mga nanonood ng television, ng mga live sa loob ng court. Memoryado na nila kung sino sa Kamsur Express talaga yun. Talaga kung nagpapakita ng kanilang galing sa loob ng court. Opo, lalo na kasi ang kagandaan naman kasi ng Kamsur Express, wala namang kaming star player. Ayun. Individually, nagko-contribute sila kung sino. Bunuti ng newly head coach ng Kamsur Express, si Coach John Paul Diswangco. Kada bunuti niya naman, nagpe-perform naman eh. So, talaga, kaya niya naman niya mag-adjust. Nandun yung teamwork talaga ng grupo? Opo, nandun naman yung teamwork ng grupo. Kaya nga, nagkakaroon din kami ng mga team building. Para, kasi individually, different culture tayo eh. Like si PJ is from Lyceum, may from St. Francis de Assisi tayo, may UNC tayo, may Ateneo tayo, and may NCF Tigers tayo. Kaya individually po, talagang may different culture sila. Pero as of now po, sabi nga so far so good po, maganda tinatakbo ng team, may blending sa kami, may jive na po yung team natin. Kumbaga sa kanta, kapa na nila yung blending ng kung anong gusto nila. Wala na po sintonado. Konting timpla na lang po, tinitimpla-timpla na lang ng mga coaching staff ng Express. Ayun, okay. At syempre, Sir James, ay kung walang suporta ang ating mga kababayan dito sa Camarines Sur, ay hindi siguro natin maabot din ang kinalalagyan ng Team Kamsur ngayon at Kamsur Express ngayon, Sir James. Oo nga po eh. Ang kagandahan naman kasi ng ano ng Kamsur X kang ng Kamsur. Very supportive ang mga fans nila sa ano. Sa totoo nga po, ang Kamsur Express ang may pinakamaraming fans. Ayun, sa whole po, NBL. Sa whole NBL po. Home crowd, Kamsur Express, rating, Kamsur Express ang nagbibigay sa NBL na pinakamataas na rating. Ayun, talaga. Kaya maraming fanatics dito. Maraming fanatics po dito eh. Dahil sa tulong na din ng governor ng Kamsur Express, si Gob Mix, na supportive na sa ano. Ang team director po namin na si Mr. Solomon Ngo. Sir Mormon. Oo, galing. Siya po ang team director, ang operation head naman po natin na president ng NCF Tiger, si Mr. Mario Villanueva. Ang team consultant ng ano. Talaga ito mga team consultant natin yan. Siguro kilala mo naman po, Sir Duin, na talagang mga diehard sa pagdating sa diehard. Si Mr. Joe Saban, si Mr. Bob De Vera, ang FIBA commissioner natin, si Eman Paraon. Po talagang suporta po yun dito sa Kamsur Express. Hindi po talaga nila pinapabayaan. So, talagang buong-buo yung suporta nila. Kung sabihin ko nga po, baka
1,000% ang support nila eh. Hindi po sila bumibitaw. At syempre, Sir James, sa tingin ko si Governor Mix naman ay palaging andiyan sa Kamsa Express. Hindi naman po nagpapabaya si Gov Mix kasi gusto ni Gov Mix yung sports ng Kamsur and Bicol region. Talaga mag-grow tayo. Ayun. So talaga makilala tayo. Oo, makikilala yung mga players tayo natin dito. Talaga makilala. Hindi lang dito sa Camarines, sir, kundi sa labas ng Camarines. Siguro po, pagdating ng pagdating ng panahon, talaga makaka-produce na rin tayo ng magagaling na player. Siguro starting point na din po ang Kamsur Express na yung mga bata talaga makita nila, ma-idolize nila yung mga local players natin na gayahin nila. Yun po ang Sir James, okay. Naniniwala ka ba dito sa Kamsur, sa Bicol? Marami tayong mga talentado, mga manlalaro. Opo, marami po tayong talent dito. Yun lang ang problema natin. Kailangan lang po natin yung hanapin sila. Okay. Lalo na yung mga barabarangay, like in San Fernando nga po, nung dati, 2003-2002, maraming magagaling San Fernando. Yun lang nga, hindi sila na nabibigyan ng ng exposure. Hindi na nabibigyan ng break. No? Break so, exposure. Pero ngayon po, because din ng tulong ng LGU na San Fernando, kaya ni Mayor Permin, na supportive din siya sa Sports Camp San Fernando. Kaya maganda po yun. Magsisimula po tayo dun sa LGU ng LGUs, barangay. Pag supportive po yung leader ng isang town, isang barangay, talagang mag-grow naman po tayo. Totoo po yan, Sir James. Opo. Kasi kahit sandalhin yung Pinoy sa paglaro ng basketball, talaga lumalaban. Opo. Kansang liga, sa labas man yan, sa loob. Opo. Kikita natin yung ating mga players, talagang do or die, laging talaga nasa puso yung larong basketball. Kaya nga po, ang hashtag natin is puso eh. Okay. Sa Kamsur Express ngayon, yung home game po namin, ang hashtag ko naman ngayon dito, believe, okay, composure, achieve. Ayun. So, importante yan. Naniniwala ka eh. Opo. Na kaya mo po. Kaya ng Bicolano. Kaya nga, sabi ko nga sa kanila, ako sa group chat namin, may hashtag ako doon. Sabi, believe, composure, achieve. Ayun. So, importante yan. Bueno, magatugang taong ko po ng pagkakataon si Sir James, ang ating team manager, na makapag-imbita sa darating na 25 and 26 sa Naga City Coliseum na pinag-aabangan po ng ating mga basketball aficionado. Sir James, go ahead po. Inimbita rin po kamo sa maabot na January 25 and 26. Suportaran na po ang Kamsur Express sa 25 po between Executive, Caloocan Executive, sa 2026 naman po is Das Marinas Ballers. Nagabus po na naghihinan nyo po sa BHTV na nagdadalan. At least po maaraman nindo. Si Depa po nakakakuha ng ticket. May mga outlet naman po kami. Sa Elise meron kami. Sa Tri-Shot, sa Pamplona po, si yung sports coordinator doon, si Mr. Paul Tena. Sa sports coordinator naman ng Kamaligan. Meron naman doon si Mr. Sibelio. Yung mga sa naman po sa Rinconada pala doon sa Go Kimta kay Sir Mon. Available po yung ticket doon kay Sir Mon. Dito naman po marami sa Chick Magnet po, meron din kami. Okay. Na nagbibigay po ng free ticket po. Courtesy po ni Governor Mix Villaverde po. All right. Kay Team Captain naman, kay PJ, PJ sa mga fans mo, invite mo para mapuno ang ating Coliseum. Okay. Unang-una ni-invite ko yung mga kabarangay ko, syempre, sa San Jose, Pili, na manood ng laban namin ngayong darating na weekend. Sa lahat ng mga taga-Camarinesur, hindi lang Kamsur, kundi buong Bicol. In-invite namin kayo ngayon, this coming weekend, January 25 and 26, sa JMR Coliseum. Yung mga games po natin mag-start at 2 p.m., right, Coach? Hindi, 4 p.m. 4 p.m. At yung main game po is Express versus Caloocan sa 25, January 25. And then the following day, ang kalaban po natin is Cavite Ballers. 6 p.m. din po yun. Okay. Balik ko kay Sir James. Sir James, baka may gusto kang pasalamatan? Ang lang po, papasalamat lang kami sa provincial capital headed by Arbero Supportive, Governor Mix Villaverde, team director Solomon Ngo, team operation head si Press Mario Villanueva, team consultant Bob De Vera, Eman Paraon,
Diyos Abal. And sa hardworking coaching staff po ng Express, head coach po natin, John Paul Diswanco, Coach Ray, Coach Ruben, si yung iba pa pong staff ng ano, hardworking staff po ng Kamsir Express. Alright. So mga tugang yan po, ang imbitasyon, sa hili ko nga ni, sige kita imbitaran, dapat dalanon da, supportaran da po ang team Kamsir Express para po, siyempre, matawad da po, itawad naman po ang satuyang moral, support sa satuyang mga parakawat. Sir, thank you very much and good luck, BJ. Good luck sa Endodabi. Thank you, thank good po. Luck, thank Sir you James. And bago po ako magpaaraw mga tugang, nabanggit na sa bago ni Sir James, ang suporta ka sa kuyang brother, si Mr. Eman Paraon. Brother, happy birthday. Advance sa aga. Madyang kami sa sa'yo. Happy birthday. Mga tugang, salamat po. And sa masunod girara, iriman ang kita sa sarapang presentasyon kasi ito yung programa hindi po sa VHTV. Thank you. Mabuhay. Magpapasaway sa sosyudad bilang na ang Aldao Nindo. Mga korupto sa gobyerno. Magtago na kamo. Mga putiko na politiko, kamo rurumpagon sa programang Bullet, Bullet Express. Bullet, Bullet Express. Kaibalan ang taga-radyong Mayong Sinasanto, si Edwin Lara. Bullet, Bullet Express. Welcome to a new mobile experience that gives you priority on the Philippines' fastest LTE network awarded by Ookla. Now you get more data for your digital lifestyle and control to manage your account. This is postpaid that gives you priority, the new smart signature. This is postpaid reimagined, smart signature. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suits Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suits Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best.